Guys, ay nandito naman tayo dito sa face cage, dito sa Buting Silent. Ayan, at para tayo maglagan para lagyan natin yan mamaya ng si cucumber, dahil mag-harvest tayo ngayon ng si cucumber sa dito na area at doon sa kabila, dahil medyo malaki na ang ating mga si cucumber na nilagay dito. Siguro nalagay sila dito ng mga almost a year or okay ka din, oh? Papa? So almost a year pa lang nalagay dito, guys, pero medyo malaki na sila. Yung mga color light lang na mga si cucumber, dahil yung mga color dark ay medyo matagal silang lumaki or mahina ang kanilang paglaki, unlike sa mga color white or mga color light na mga si cucumber ay ang laki na nila. So nandiyan sila sa mga bandang gilid lang. At ngayon, guys, ay punta na tayo sa baba, dahil simula na natin ang pag-harvest ng mga si cucumber. So konti lang naman sila, guys, dahil ang kunin lang natin yung mga big size na talaga. So yung mga regular size pa lang or yung mga small size lang ay hindi lang natin kunin. So next time lang yan. Alright? Okay, so magsimula tayo dito sa pinaka corner, papunta doon. Okay. And shoutout natin, guys, ang ating mga idol. Shoutout natin si Ayan Lapas Vlogs from Qatar, and then si Melvin Tampos from Bugu City, and then si Arlan Canoy from Tubuso City, Negros Occidental, and then si Alfred Rubio from Dubai, and shoutout din kay Ron Revolia from Antayan Island, and then si Ethan James from Escalante City, Negros Occidental. Thank you so much, mga idol. Thank you.
So itu video maliit pa. Dibaran natin. Ito ang ito kong bell na kung tawag ito na dagatang bell. And I think ito ang pinakamahal ng plant na si cucumber. Pero hindi rin natin ito kunin. Palaki rin natin ito. So ayun guys, kuha ng mga big size na mga sea cucumber. At I don't know kung ilan ito lahat. Siguro more or less nasa 40 pieces ang lahat. So marami pa namang mga regular or mga small size doon guys. Pero hindi lang natin ginawa dahil sa next time lang guys. At palakihin pa natin. At ito ay dali natin mamaya sa bahay at lulutuin. Pagkatapos lutuin ay i-dried ng mga 3 to 4 days para ibitin na natin. Oops! Ayan nga guys, ay dali na namin sa bahay itong sea cucumber para maluto na natin. At yun na guys, itong na-harvest natin na mga sea cucumber ay lulutuin natin dito. Gamit lang itong mga ipil-ipil na mga kahoy at itong mga cucumber na hindi na ginagamit. Alright. At lagyan lang ng konting tubig guys. And hiwain lang siya ng konti dito sa gitna para makuha ang kanyang laman or ang kanyang mga internal organs
Pagkatapos, ilagay na doon sa lutuan. Ito yun, guys. At ilagay na dito sa tubig. At lulutuin lang yan, guys, ng mga 10 to 15 minutes. And then, pagkatapos niyan, ay ilagay ulit siya dito sa isang palanggana para lagyan ng asin. Ayan. At lagyan din siya ng asin mag-overnight. At pagka umaga ay lulutuin ulit. Dito ulit lulutuin. At pagkatapos dito lulutuin, kanyang pangalawang pagluto ay dito na ulit i-smoke. Pagkatapos i-smoke ay i-dried. So ang ganyang kalaki na si cucumber, guys, kapag maluto na ay mga ganit na lang. Maliit na lang siya. At tumutuin na ulit ay mga ganito na lang siya kalaki, na mga 3 to 4 inches na lang. Alright. At kung dried na talaga siya, guys, dried like a stone, ay pwede na natin yan mabinta. So alright, thank you so much for watching. And please don't forget to like, comment, and subscribe. And see you later sa ating next vlog.